Ayan mga kaibigan kong ka-YT, nakapulot na naman ako sa basurahan ng isang induction. Tingnan ninyo, ang dumi talaga. Nakita ko ito sa basurahan ng isang araw. Nanghihinayang ako. Subukan kong i-repair to. Kasi maganda yung induction kapag magluluto tayong ng emergency, lalo na pag wala na tayong gas. Yan. Meron akong induction dito. Ayan. Okay, okay naman ito. Kaya lang nanghinayang ako sa napulot ko sa basurahan nung isang araw. Kaya i-repair natin yan. Subukan natin i-check ang ilalim. Kasi yung iba walang alam. Tapon lang ng tapon sila. Pero ako talaga, meron talagang mga paraan dito eh. Baka sakali lang hindi masyadong malaking yung pinsala. Ayan. Testing natin ah. Ayan, wala na talaga siya. Hindi talaga siya nag-function. Ayan. So, inspect natin. Let's inspect. Buksan natin. Ayan, tanggal na lahat ng screw. Ayan. Ayan na natin. Ihulog ang screw sa likod para natin. Ayan. Tapos ingatan natin itong mga screw. Tabi natin sa gilid. Kasi mahirap maghanap ng screw ng ganito eh. Bukas na. Ang ating touch mama na galing sa basurahan. Ngayon, unang-unang i-check natin. First step natin na gagawin, yung linya ng kuryente niya dito. Pag wala bang putol ito, tumuloy ba yung kuryente dito? Yun. First step natin yun. Kapag troubleshoot ng mga ganitong electronic part. Bunutin muna natin itong isang socket na to para maayos. Ayan, ang socket niya, power socket ng kaniyang heating plate. Ito, hindi ito masisira kasi coil ito eh. Hindi ito madaling masasabog. Yun lang mga electronic part niya ang problema. Ayan. Yan, bukas na. Pwede nating itabi ito. Pero huwag muna natin tanggalin. Marami na tayong tatrabahuin. Yan. Ito na nga ang kaniyang PCB. Yung kaniyang... Nasaan ba yung ano ko? Inisin muna natin ng konti ha. Check muna natin. Dito, ito. Kung tumatagos ba ang ano dito. Yan. Mahalaga talaga may tester tayo. Saksak natin ito sa kuryente tapos tester ka dito kung meron ba talagang ano. Pero ako DIY. Walang tester, walang pera. Walang pambili, walang sahod. Oh, ganun, ganun lang. Dito lang tayo mag-check. Ah, sumabog pala yung fuse niya. Ito. Ang dali lang pala oh. Kunti lang ang diferensya pala niya. Teka. Ilapit pa. Ayan, ito ang fuse niya, sumabog. Yung nakahiga yan, Ana. Sumabog yung fuse niya. Siguro, nababasa ito ng tubig kasi tumatagas yung tubig ng kaldero tapos pumasok dito. Kasi ganito kasi ang ganito ang mangyayari. Pag nagluluto ka, tapos pulo ng kuloy, iniwanan mo, tapos dadaan dito ang tubig, pag papasok dito sa electronic part niya, yari talaga. Kasi mayroong mga butas dito eh, mga breather eh, para hindi siya masyadong mainit. Ayan, ito siguro ang dahilan. Tanggalin ko muna itong socket ha, kasi magulo. Ayan, kailangan natin kaya nating ibalik. Ayan, madali lang naman ito eh. Ayan, subukan natin mga kaibigan, idugtong natin muna ang fuse temporarily. Lagyan natin ng wire, yung shunt. Kuha ako ng wire, lagyan natin ng shunt. Pag iikot ito, panalo tayo. Pwede na natin palitan ng fuse yan. Sana. Maliit lang ang damage. Kasi mahal ito pag bibilihin natin ito eh. O ito, pulot ko lang sa basurahan. Itong mga fuse na to, lang ito eh. Mura lang ito eh. Nasa 10 to 20 pesos lang eh. 20 pesos lang, magkakaroon ako ng isang induction.
Namamahal pa naman ito. Mahal nito. Yan, buti nakapulot ako sa basurahan. Sana mag-work ito. Ito, putol lang pala ang fuse niya. Okay, okay ha. Kuha muna ako ng wire. Ay, ito, pumutol lang ako ng solid wire. Kailangan kasi sa trabaho na ito, matapang ka. Hindi ka takot sa mga kuryente-kuryente na yan. Although masakit yan, pero hindi naman. Masyado nakakamatay kapag maliliit lang ang wire. Ganyan, ganyan. Baluktutin natin. Tapos kailangan wag kasya siya dito ha. Pang shunt natin ito eh. Pang direct natin eh. Ganyan, ganyan, ganyan. Ganyan. Isaksak natin yan. Tapos idikit natin ito. Ganyan, ganyan. I-direct natin. Tingnan natin kung iikot ba itong blower. Pag iikot ang blower, panalo tayo nito. Sukatin muna natin ng layo. Para walang delikado. Ayan. Tapos, situit na para safety ka. Pag may sasabog, hindi ka talaga delikado. Ito na lang. Hawakan mo to. Ayan. Ayan ha. Tapos, saksak na natin. Yan, saksak sa kuryente. Tapos subukan na natin i-direct. Pag may sasabog, ano lang tayo? Takbo na tayo. Sabog talaga. May diferensya talaga siya. Kasi sasabog siya pag ipasok. So, mahirap. I-check natin kung anong nasa loob. Kitang-kita ninyo ang sabog, ano? So, ganito ang gawin natin. I-check natin. Ano kayang nasa sa ilalim na nagdudulot ng sabog? Baka mayroong ano doon. Mayroong nakadikit talaga siguro. Tingnan mo. Una muna natin gawin, tanggalin natin itong heating plate. Baka ito ang dahilan ng sabog. Tapos ipasok natin ulit. Yung isang side niya, tanggalin natin. Baka mayroong ground itong heating plate niya. Ganyan, ganyan. Yan. Yan, tanggal na siya. So, kung pag may ground yan, hindi na nag-ground siya. Hindi na sumasabog. Pero pag sasabog pa rin, tanggalin natin itong buong PCB niya. Yan ha. Hindi ko pala nabunot. Touch na ako ng touch. Tingnan nyo ha. At ayan, umikot na siya. Oh. Kita nyo? Ayan, ayos. So, meaning to say na ang may diferensya dito, yung heating plate niya. So, i-troubleshoot natin yung heating plate niya. Okay na tayo ha. Heating plate ang problema natin. Tingnan natin ang grounded sa heating plate. Ayun, bunutin muna natin baka makuryente tayo. Ayan. Tapos, ayusin natin yung heating plate niya. Baka sakali, pwede pa natin pakinabangan. Pag hindi natin mapakinabangan, tuluyan natin itatapon ito. Ito, hindi ito masyadong delikado kasi pabaliktad ito eh. Wala itong positive ang negative eh. Pag AC current, walang positive negative. Yung DC lang, yung direct current. Iba kasi yung alternating current eh. Ayan. So, titingnan natin masyado mabuti. Ang ground niya dito. May nagkadikit dito, siguradong may nagkadikit dito. I-examine natin ng mabuti yung bawat hibla ng wire. Yung bawat hibla ng wire, tingnan nyo. Diba, siya, meron siyang mga separator. Yan, tingnan natin yung bawat hibla, oh, lumabas yung iba, oh. Tingnan natin ang bawat hibla ng wire. Kung saan siyang banda dumikit, saan siyang banda nagkadikit talaga. Tingnan natin mabuti yung bawat dito, merong nagkadikit oh. Hindi lang masyadong makikita kasi pag nakaano ka, maganda dito hand lens. Tingnan mo yung lente, yung pang detective. Makikita mo talaga na may nakadikit. Although yung mata ko ay may diferensya na, pero kitang-kita ko talaga ito. Makita naman natin dito sa ilalim na merong umiilaw dito sa ilalim mo. Nakita yung kamay ko. Oh, merong nakadikit dito. Mayroong mga banda na nakadikit talaga. Ayusin natin ito. Ilayo natin yung mga dikit. Para pagsaksak natin, hindi na siya sasabog talaga.
Ito lang pala ang diferensya niya. O dito, mayroong isang nakadikit dito. Kasi yung core niya, sukat na yan eh. Yung layo niya, sukat talaga. Kapag may isa na na-direct, halimbawa, ito, ang sukat nito ay, example, 24 volts. Kapag nagdikit yung dalawa dito, hindi na maging 24, maging 18 yon. So, mataas ang voltahe dito, tapos ito ay mababa. Kaya sabog talaga yung fuse. Yan ang gamit ng fuse talaga. Kapag hindi magtatama ang voltahe, sabog siya. Pag walang fuse, buo ang sasabog, pati yung hahawak sasabog. Ayan. So, ano natin ha? Gamit tayo ng pang-separate ng mga dikit-dikit dito. Ganito. Pero usually, ang ginagamit dito sa mga ganitong electrical component, doon sa, lalo na sa mga sasakyan, kasi expert ako sa sasakyan talaga. Mga starter, yung ganun. Ano lang, yung varnish ginagamit namin para mawala yung ground. Pero ito talaga, kailangan natin kasi heating plate ito. O, tingnan o. Oh. Nagkadikit talaga o. Oh. Ha? Let's look closer ha. Oh, para nakikita ba dyan? Nagkadikit talaga o. Oh. Nagkadikit talaga siya. Kaya sumasabog siya. May short circuit siya eh. Yun. Iwan ko makikita ba sa camera talaga. Ayan. Ilalayo natin ito isa-isa. Para magagamit na natin siya. Hindi na siya sasabog. Mapapaginabangan pa pala ito eh. Siguro, I think, nilagyan ito ng kaldero na malaki. Masyadong malaki. Kasi maliit lang yung induction. Tapos, ang inilagay na kaldero, malaking malaki siguro. Tapos, nabibigatan siyang masyado dito. Kaya, dito ang kaldero talaga. At tapos, ito naman, hindi naman ito masyadong pulido siguro ang brano to. Huwag lang tayong ano, baka sipain tayo ng mga may-ari nito. Ito. Itong pang-ID na plastic. Ganun lang. Ganyan. Ayan. Para isa-isa siyang lalayo. Ayan. Kasi dumidikit talaga siya. Kaya siya sumasabog. Madali lang talaga siyang gawin pag sisipagan lang natin ng konti. Yung trabaho natin. Oh, ito, nakadikit. Oh. Ah, ihiwalay ko siya. Ha? Ayan, humihiwalay na siya. Ayan, maganda na talaga. Oh. Tagus-tagusa na. Tingnan nga natin sa ano, sa camera. Kung tagus-tagusa na ba ang butas, mga kaibigan. Ayan, makita natin ang mga kaibigan, oh. Ang butas, tagus-tagusa na. Wala nang nagdidikit sa kanila. Ayan, ah. Tingnan mo, ah. Oh, examining mabuti ang ating heating plate. Meron pa palang kunti dito, oh. Meron pa dito, oh. Kailangan talagang check-upin natin mabuti. Ayan. Layo natin. Kasi sasabog talaga kapag hindi natin naayos. Kasi ganit na dito talaga nagkakaproblema kapag itong ano niya, yung patungan niya ng kaldero ay ano, mabuhay. Kasi nagmo-move siya doon. Tapos ito, naapektuhan ito sa bigat ng kaldero. Huwag natin lagyang masyadong malaki. Kasi hindi naman malaki natin induction. Ang iba kasi, maliit ang induction nila. Tapos nilagyan din nila ng ano, malaking kaldero. Pang maliit lang ito eh. Mabira kasi itong mga Pinoy eh. Ayan, okay na. So, subukan na nating pasabugin. Ah, hindi. Subukan pala nating ano, pandarin. Hindi pala pasabugin. Ayan. Ito, ano ko na, hinahilamusan kong konti kanina. Si Andum eh. Oh, yan, natatanggalan ng konti. Nakita na yung ano niya, yung marka niya. Pero madumi pa rin. Hindi pa masyadong malinis. Ang dami pang alikabok sa likod. Saka na yan. Kumplituhin natin yan mamaya. Yan! Functioning! Let's on it! Yeah!
Patayin na yan. Andara siya. Okay na siya. Ayos! Patayin muna natin. Ayan mga kaibigan. Ito na ang ating ano. Yung repair natin. At yung hindi sira natin. Ayan. Ano natin? Eo natin silang dalawa. Ito munang ayos na ayos pa. Yung ating isang induction na made in Germany. Ayan. Surplus lang yan. Ayan. Ayan, amandar siya. Ito rin isa na nirepair natin na touch mama. May mama. Ayan. Amandar na siya. Yung galing sa basurahan to. Baka maano ko na, mainit. Ayan. Itong isa iko natin. Ayan. Ayos na silang dalawa. Dalawa na mga paglutuan natin. So, bye-bye. And don't forget to subscribe.